Hello, good morning class. This is your teacher in organization management, Father Joel, and we shall discuss today the different effects of the environment to the organization. What do you mean by environment? These are the external factors from the outside of the organization that may affect the growth or the failure of the organization. Remember, no company or no firm is standing on its own. Sabi nga, sa mundo natin ngayon, lahat ng bagay ay magkakaugnay. Hindi pwede. Kahit ang paaralan natin, di ba? Hindi naman pwede ang ating paaralan hindi makikipag-ugnay sa barangay, hindi makikipag-ugnay sa mga different non-government organization. Kasi we consider everyone as our partners in achieving our goals. Hindi pwedeng nag-iisa ka lamang. Kahit nga ikaw, di ba, nagtitinda ka lamang ng isaw. Di ba, kailangan mo yung mga tao, yung meron kang bibili sa'yo, meron kang suppliers, meron kang community, kailangan mo ng barangay permit, kailangan mo ng health certificate, etc. No, maliit lamang yon. Pero those are the environments. O, diba, ngayon, panahon ng pandemya, yung political situation, itong health threats. So, ito yung mga environment na tinutukoy natin na maaaring makaapekto sa paglago ng isang organization. Now, various forces in the macro environment that affect a firm may be classified into PEST. Ano? Hindi peste ha, kundi PEST. So these are example of environment that may affect the growth or the failure of a firm or organization. Unang-una, letter P, political. Letter E, economic. Letter S, socio-cultural. And letter T, technology. That's why it is called PEST. Now, this is what we call PEST analysis. So, kapag tayo ay nag-aaral ng ating organisasyon, ang mga bagay na ito ay hindi natin pwedeng isantabi. Sapagkat uulitin ko, hindi ka naman mabubuhay bilang isang organisasyon na hindi ka nakikipag-ugnayan sa gobyerno. So, whatever happens to the political situation or landscape of the country may affect your business. Economy. Pagbagsak ang ekonomiya, no, nakalangan natin. Ano bang impluwensya ng bagsak ang piso? Di ba? Pag tumaas ang dolyar, babagsak ang piso. Anong epekto nito? Akala natin, hindi natin nararamdaman. Yung pagtaas ng presyo ng langis, akala nga natin, hindi tayo apektado. But, whatever happens to the economy of the country will definitely affect our small business, whether that's small or big. Kita nyo, sa panahon ng pandemyang ito, down ang economy ng mundo. Lahat nahihirapan ngayon. You see? And then, the letter socio-economic. Kung ano yung kalagayan ng ating society, ito ay maaaring makaapekto sa business na mayroon ka, sa organisasyon na mayroon ka. When we say socio-cultural, yung mga kaganapan. Di ba? Pag dumarating ang Pasko, it may be cultural, pero tumataas ang benta. Yun ay bago mag-pandemya. O kaya naman, yung mga pamahiin, di ba? Pagka mapamahiin ang tao, di ba? O, huwag kang bibili ng ganito. O kaya naman, pampaswerte ito. You see what's happening in our community? Whatever happens in the society may affect the organization. Technology. O, salamat tayo sa technology. Kahit nagka-pandemya, tuloy ang ating class. Online class, no matter how difficult. Imagine, kung nagka-pandemya, nung wala pang technology, hihinto ang pag-aaral. Hihinto ang paggalaw at pagtakbo ng mundo. PEST analysis was first introduced by Francis J. Aguilar. He was a Harvard professor in the 1967 and his publication, Scanning the Business Environment, wherein he presented economic, technical, political, and social factors as being major influences on the business environment. That's why it was first called ETPS. Economic, technical, political, and social. Ngayon, it is now called PEST. Political, economic, social, and technological. Now, certainly, these main factors or contributing factors in the growth and development of an organization, whatever happens to each of these, may have a direct impact on the business
or on an organization, whether that's small or big, just like what I explained to you. Subsequently, the letters were rearranged to recreate a convenient and quirky acronym used today. So from ETPS, now we call it PEST analysis. Political, economic, sociocultural, and technological. Now, PEST analysis is strategic business tool used by organization to discover, evaluate, organize, and track macroeconomic factors which can impact on their business now and in the future. You see, this PEST analysis will try to use it to discover whatever possible good or negative impact. Halimbawa, inaasahan mo, nako, mag-i-election, magpapalitan ng presidente. Sinong mananalo? You see, binabantayan ito ng mga businesses. Kasi whatever changes that might happen in the political landscape of the land, it may improve or it may put to the regression state ng isang organization. Halimbawa, kaya nga ito, binabantayan nila. Halimbawa, noong panahon ni Cory, noong nagkaroon ng people power. Ano, di ba? Mula doon sa dictatorial, going to the democracy, ito yung naging mahalaga na binantayan ng mga businesses. Kailan ba safe mamuhunan sa Pilipinas? Another one, to evaluate. Yeah, i-evaluate nila. Ano yung trending na nangyayari? Halimbawa, doon naman tayo sa economic. Ang pagtaas ng langis, yung demand nito, nakaka-apekto. Paano ito makaka-apekto sa takbo ng ekonomiya? Tama bang mamuhunan? Halimbawa ngayon, simple na lang natin. O magbababoy, meron tayong ASF. Tama bang mamuhunan sa ganitong pagkakataon? Di ba, akala nga natin, mga magbababoy lamang. Halimbawa, paano ito nakaka-apekto? Eh di ba, lahat naman tayo, halos lahat tayo kumakain ng baboy. So, mumamahal ito. Alam niyo yung domino effect of one sector will always have a domino effect on other organization and sectors which are dependent on this one sector. Naintindihan niyo ba? Di ba, halimbawa, nagkasakit ang iyong kapatid. Hindi mo sasabihin mo bang, siya naman ang nagkasakit, hindi ako. But you're also affected. Ang kapitbahay mo affected. Natutuwa nga ako, merong balita, napanood ko, sabi, dati noon, kapag ka nagkasakit, inubuo ang tao, ang nangangamba lamang, ang iyong magulang. Ngayon, magkaubo ka, magkasakit ka, lagnating ka, buong barangay, buong Pilipinas, mangangamba. You see, how that trend affects everyone. That's my point. And then, of course, to organize. Ngayon, di ba, ang IATF, laging sinasabi, sa paglalagay ng lugar kung MGCQ or GCQ, madaming sinasaalang-alang. Hindi ibig sabihin bumaba na ang cases, pwede na. O kaya naman hindi ibig sabihin mataas, pwede na. Maraming factors ang kailangan consider. Economy, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga kalusugan. Kailangan balanse ang kalusugan at ekonomiya. You see, that's to organize. And then, the framework examines opportunities and threats due to political, economic, social, and technological forces. Now, itong PEST analysis na ito, political, economic, social, and technological, lahat naman ito may positibo at negatibo. Kaya nga, kung ikaw ay magsisimula ng isang organisasyon, o ito may business, or whatever organization, kinakailang i-consider mo yung positive and negative effect ng mga kasalukuyang kalagayan ng apat na aspeto na ito. Outputs from the analysis inform strategic planning processes and contribute to market research. Now, why do a PEST analysis? Bakit kailangan natin mag-PEST analysis? Unang-una, it helps to evaluate how your strategy fits into the broader environment and encourages strategic thinking. Provides an overview of all the crucial external influences on the organization. Remember, ha? Overview of the external. Tandaan nyo ulit, when we talk of the environment, these are the external contributing factors to the organization. Supports more decisive and knowledgeable decision making. And assists planning, marketing,
organizational change initiatives, business and product development, project management, and research papers. Itong tatandaan natin. Gumagawa tayo ng PEST analysis, unang-una, para mag-improve ang ating organisasyon. At para maging handa tayo kung anuman ang magiging epekto ng pagtaas o pagbagsak ng bawat organisasyon, pang-politika, pang-ekonomiya, pang-sosyudad, o pang-teknolohiya. Kasi lahat ng ito makaka-apekto. Tatanda natin, nandun pa rin tayo dun sa isang prinsipyo na no one stands independently from the others. Anong nangyari sa isa, pwedeng mangyari sa lahat. Katulad nga ito, sasabihin ba natin ang problema ng pandemya ay problema lamang ng DOH at hindi ito problema ng simbahan at hindi ito problema ng school? It is kaya nga, ang nagsosolve nito, anong tanatawag? IATF, Interagency Task Force. Interagency, meaning to say, it is everyone's concern. Siguro kung nasa ibang planeta ka, siguro kung may sarili kang mundo, wala kang pakialam. Pero anuman ang nangyayari sa bawat aspeto na ito, aspetong political, aspetong ekonomiya, aspetong pang-sosyudad, kultural, aspetong teknolohiya, lahat ng ito ay makakaapekto sa kabuuan ng ating organisasyon. What I'm saying is, what happens to one organization may definitely, directly or indirectly affect other organizations. That is why we use this PEST analysis. Again, for planning, para makapagplano ka ng mabuti. For marketing, paano mo magkakaroon ka ng magandang estratehiya para ipakilala mo pa rin ang iyong organization despite what is happening around you. Organizational change, paano mo mababago? Diba? Kinakailangan mo din pag-aralan. Sabi nga, for you to be more competitive, dapat alam mo din yung style ng iyong competitor. Alam mo kung paano siya nagtitirin. Kaya diba sa mga simpleng mga boxing, halimbawa, pag lumalabas si Manny Pacquiao, pinag-aaralan yung diskarte ng kalaban. Pinag-aaralan yung kanyang style. At taguan pa yan ng style. Hindi binubulgar, hindi sinasabi. Bakit? Kasi nakasalalay doon ang iyong pag-survive. You see, organizational change, strategic change, and initiatives. You know, ito yung dapat nating tandaan. Kinakailangan nating makita na ang bawat aspeto ng ating komunidad at organisasyon ay magkakaugnay. PEST analysis is useful for any organization that needs to gauge current and future market. You see, for the current and for the future. Kasi pag pinag-aralan mo itong takbo ng politika, ekonomiya, sosyo-kultural at technology, maaari kang makapagplano ng sa ngayon at kung sa kinabukasan. Diba? 10 years from now, what will be the political landscape? On 2022, sino ng presidente? Akala natin walang epekto, pero may epekto ito. Opposition, o mananalo ba uli, ay ang current, whatever. Gusto kong sabihin ay may epekto ito. Ito yung binabantayan ng bawat isa. Economic. Tatas ba ang piso? Babagsak ba ang piso? Sosyo-kultural. Ano yung mauuso? Diba? Oh, yan ngayon. Ang mga BTS na minsan nga napadaan ako sa EDSA. Sino na doon ngayon? Ang mga model ng mga iba't ibang clothing line. Hindi na Pilipino. Mga Koreans na. Kasi ito yung epekto ng tinatawag natin na Korean cultural. Korean culture na ini-embrace ng mga Filipino. Akala nyo, basta-basta lamang yung tinatawag natin na mga Korean wave. Pero it affects the whole organization. Kala nyo, entertainment lang. It affects the economy. It affects even the way we think. Kita nyo, puro na lamang mga opa and Korean novela, mga pa-heart-heart tayo na ganyan. So, para bang we are being Koreanized in a way. Kasi akala nga natin, TV lang yon, but it affects. And the future markets. Ano ba magiging trending 10 years from now? Now, the significance of each area in PEST analysis will vary for different industry sectors. For example, there is likely to be a different emphasis on technology element for IT organizations compared with those involved in health,
tourism, mining, defense, and banking. Pero, bagamat magkakaiba ang percentage ng pwedeng epekto sa bawat isa, hindi rin natin maitatanggi. Ngayon, tingnan natin paano ba nakaka-apekto ang politika. Political forces in the environment pertain to the legal regulations. Katulad na dyan, yung mga taxes, mga foreign policy ng gobyerno, political orientations, government policies, and compliance procedures of the government bodies that affect or control the operations of the firm. These are forces to which firm must comply with are the implemented by government or regulatory agencies. They are also influenced by political figures. Halimbawa, kasama na dito yung taxation, kasama na dito yung sa mga Bureau of Immigration, kasama na dito yung mga kung sino ba ang pwedeng magpatupad o sino ang pwedeng mag-business dito sa atin. At lahat ng ito, may say ang gobyerno natin. It may be for the good or unfortunately sometimes it may be for the bad. Well, of course, we hope that always that all the regulations by the government will always be for the good and that we can pray. At ito naman ang ating inaasahan. Katulad nito halimbawa, sabi nga, political factor. Must consider taxation kasi 'di ba, bawat gobyerno nagpapatupad ng kanya-kanyang taxation law. Kasama din dito yung manufacturing rules of each country. 'Di ba? Minsan mas mababa ang sweldo halimbawa doon sa China, sapagkat sila ay sabi na ay communist country. Halimbawa dito sa Pilipinas, medyo mas mataas. Halimbawa sa Singapore, mas mataas sapagkat mas mataas sa kanilang tinatawag natin na cost of living. O kaya sa Europa, ibig sabihin, depende sa kung ano yung political situation. Kung saan may tinatawag natin tayo na political crisis, nakaka-apekto ito. O mas maganda, ang hinahanap lagi ng mga businessmen ay yung gobyerno na maayos. And hopefully, dahil dito sa Pilipinas, we try our very best na maayos with our government. And we can only pray and hope na makakatulong ang bawat polisiya ng gobyerno natin para sa pagpapaganda ng bawat organization. Secondly, titingnan natin paano man na nakaka-apekto ang tinatawag natin na ekonomiya. Economic forces that affect firms pertain to the economic conditions relevant to the business. These economic factors include employment rates, income levels, inflation rates, saving investment rates, insurance rates, and monetary policies. These are essential to businesses as they influence the cost of capital, consumer spending, degree of tolerance or aversion to financial risk, job creation, and the market entry and exit of certain types of business firms. Alimbawa din, economic factor, must target customers with good purchasing power. Diba? Anong ibig sabihin ng purchasing power? Saan ba mas mabenta? Sa madaling salita, saan ba mas kikita? Kasi kung hindi kumikita ang isang firm, hindi ito magtatagal sa isang lugar. Kung hindi naman sila nakikita na lumalago sila economically, paano sila magtatagal doon? Kasama din dito, developing countries may be good opportunity. Saan ba mas nakikita na may pag-asang lumago ang isang organisasyon, ang isang kumpanya, ang isang firm? Dahil sa sitwasyon ng ekonomiya ng isang bansa. Kaya nga sinasabi dito, income levels, baka mas maraming mahirap. E di, kagasabi ko nga, sa mas maraming mahihirap na bansa, doon nila dinadala. Bakit? Mas mura ang labor. Pag doon sa matataas ang labor, ayaw nila doon. Kaya mostly the factories, dito nila dinadala sa mga developing countries, which may be good for us. Bakit? Kasi we create jobs. Sila naman, gusto nila dito kasi mababa ang cost of labor. Halimbawa din, yung tinatawag natin na monetary policy ng isang gobyerno. Gaano kalaki ang percentage? Ganun din naman sa halimbawa, yung simpleng pangungutang natin. Diba, pipiliin mo kung saan mas mababa ang interest. Huwag kang pupunta doon sa mataas ang interest. Malulugi ka. So, in other words, the economic situation always affect how an organization runs. O, tingnan naman natin yung sa social. Social attitudes, behaviors, and trends. And that impact on your organization and target market. Sociocultural forces are people's characteristics and lifestyles
that impinge on the operations of the firm. They pertain to the social norm, custom, and values. Halimbawa, need to target the health-conscious people. Kasi kailangan alam mo. O ngayon, di ba? Marami. Bakit, halimbawa, itong friendly, yan. Itong bakit sumisikat ngayon? Kasi sa panahon ng pandemya. Kasi may nagsabi, kailangan daw palakasin ang ating katawan. Vitamin D. So, Prendi. Oh, that's just an example. Okay, vitamin C. Biglang tumaas ang demand. O kaya naman eh, alcohol. Kasi tumaas ang demand. We have to see how the moral and the social norms may affect the need of the people. Kaya nga, ito yung mga basic example lamang ito. Halimbawa pa din, shoes and apparel must be health-conscious people with sporty people. Ano? Anong ibig kong sabihin? Diba? Yung mga sapatos. Sinong kinukuhang mga modelo? Diba? Mga sina Jordan, mga kilala. Kung sino ngayon na nag-champion sa NBA. Iyon ang sisikat ng mga apparel, kung sino mga endorser. Kasi ito yung tinatawag natin na socio-cultural. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit mga sikat na mga endorser ang mga Koreans ngayon? Kasi yung Korean wave sa bansa natin, napakalakas. The effect of culture will affect the standing of one organization. Naintindihan nyo ba? And then, tingnan natin yung tech factors, yung technology. Paano nakaka-apekto itong teknolohiya sa pagtakbo ng ating mga organization. Technology that can affect the way you make, distribute, and market your products and services. Recent advancement in technology have led to grand strides in product innovations, process improvements, and integrated systems in the manufacturing and service sectors. Innovations in digital technology, breakthrough in medical science, and waves of invention in transport and communications have contributed significantly to the rapid technological changes in the environment of many firms. These inventions create and open up new markets. So, halimbawa na nga lang ulit, ngayong panahon ng pandemya, hindi ba dumami ang mga online sellers natin? You see, nagamit ang technology. Ang school natin, nagamit natin ang technology para maipakilala, para ma-market natin. Ang school natin, nag-online na learning tayo, distance learning, technology. Diba? Communication become easier. So all of this, the innovations in technology will definitely affect the way we live and the way we improve our organization, whether that's business or simple organizations in our community. Halimbawa, Nike uses the finest technology, constant changes in technology as well as the opportunity, as well as the threat. Siyempre, titingnan din natin, technology may have a good or bad effect. In other words, mga kapatid, mga grade 11, business ABM, tatandaan ninyo, this pest, politics, economy, socio-economic, and then socio-cultural, and then technology, this PEST, these are environment, and this environment may affect every single organization. It may be good or bad. Kaya nga, ikaw bilang isang nagpapatakbo ng organisasyon, kinakailangan you know how to control, you know how to play with the environment, and you know how to adjust or to adapt to the environment. Political, economic, sociocultural, and even technological development. All of this will definitely affect your organization. So that's for today, and hopefully you will have a better understanding of how to make your organization grow and adapt to the changes of the environment. God bless.